Magandang araw! Handa na ba kayong makinig sa panibagong aralin na ating tatalakayin? Magaling! Sa aralin nito, ating pag-usapan kung ano-ano nga ba ang mga karapatan at tungkulin ng tao sa lipunan. Pero bago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. Sa nakaraang aralin, napag-usapan natin na ang mga batas na nakabatay sa likas na batas nural. Una, ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagkabuo ng sarili. Pangalawa, ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konsepto, at sitwasyon. At ang pangatlo, ang likas na batas moral ay ang likas na pagnanais ng tao na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. At ang panghuli, ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. Ngayon, ating pag-usapan kung ano-ano nga ba ang karapatan at tungkulin ng tao sa lipunan. Hatiin natin sa dalawa ang paksang ito. Kahit na tayo ay mayaman o mahirap, lahat tayo ay may pantay-pantay na karapatan. Walang sino man ang mayroong mas nakararaming karapatan kaysa sa iba. Mahalagang malaman mo rin ang mga katungkulan at responsibilidad na nakaapibat sa bawat karapatan. Una ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang karapatan. Ayon kay Dr. Manuel D., ang pagkatao ng isang tao ay ang pagiging sino ng tao, paglikha ng bukod-tanging sarili lamang. Dagdag pa rito, ang sarili ay binubuo ng iba't ibang kamalayan, kamalayang mag-isip, kamalayang makiramdam, kumilos at kamalayang magwika. Kapag lahat ng kamalayang ito ay nasa tao, dito natataya ang kanyang kahalagahan. Ang tao ay may malalim na kahulugan at kaugatan, kaya bilang tao, siya ay may angking karapatan. At ano-ano nga bang ito? Kapag sinabi natin karapatan, ito ang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan, at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang estado sa buhay. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito. Kapag nilabag ang karapatang ito, magkakaroon siya ng damdamin ng pagsisisi. Bakit sinasabing ang karapatan ay moral? Moral ito dahil hindi maaaring pwersahin ng tao ang kanyang kapwa na ibigay sa kanya ng sapilitan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. Bilang kapangyarihang moral, ang karapatan ay pakikinabangan ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng moral na kilos. Dahil sa karapatang ito, may obligasyon ang tao na akuin at tuparin ang kanyang mga tungkulin. Narito ang ilan sa mga karapatan ng tao na hindi maaalis. Ibig sabihin, ito ay ang mga karapatang hindi pwedeng kunin o pigilan ng iba anuman ang estado ng buhay. Una, karapatan sa buhay. Dapat itong mangibabaw sa ibang karapatan kung sakaling ito ay malagay sa panganib. Karapatan sa pribadong pagmamayari. Kailangan ng tao ang mga ari-arian upang mabuhay na maayos at maging produktibong mamamayan. Pangatlo, karapatang magpakasal. May karapatan ang tao na bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng kasal. Pangapat, karapatang pumunta sa ibang lugar. Kasama sa karapatang ito ang lumipat sa ibang lugar na may oportunidad tulad ng trabaho o kaligtasan sa panganib. Panglima, karapatan sa pananampalataya. Bawat tao ay malayang pumili ng relihiyon na makatutulong sa kanya upang mapaunlad ang kanyang pagkatao. At ang panghuli, karapatang maghanap buhay. Ang tao ay may karapatan sa disenteng hanap buhay upang mapakinabangan nila ang karamatang mabuhay ng matiwasay. Ilan lamang iyan sa mga karamatang tinatamasa ng mga tao. Ngayon naman dumako tayo kung ano-ano nga ba ang 10 karapatan ng bawat batang Pilipino. Una, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Pangalawa, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa kanya.
Pangatlo, manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Pang-apat, magkaroon ng sapat na pagkain at aktibong maging malusog at magkaroon ng aktibong katawan. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Pang-anim, mapaunlad ang kanyang kakayahan. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, pang-anim at karahasan. May pagtanggol at matulungan ng pamahalaan at ang panghuli, makapagpahayag ng sariling pananaw. Sa mga karapatang nabanggit, masasabi nating ang karapatan ay tumutukoy sa kung ano ang nararapat o dapat para sa isang nilalang o bagay. Alam mo na ang makataong karapatan, pero ikaw ba ay mulat sa tungkulin mo bilang tao? Tumako naman tayo sa isa pang makabuluhang pag-aaral. Ito ay ang tungkulin ng tao. Ito ang obligasyong moral na gawin o hindi gawin ang isang bagay o gawain. Kailangan gawin ng mga tungkulin sapagkat ito ay nararapat o nakakabuti. Ang bawat tungkulin ay isang obligasyong moral. Ang bawat karapatan na ating tinatamasa bilang tao sa lipunan, sa ang dako ka man naroroon, ay may katumbas na pananagutan. Ang pananagutang ito ay ang tungkulin o ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Kasama sa pagiging moral ng tao ang pagtupad sa tungkulin. Moral na gawain ito dahil ang moral ang siyang magpapapanatili ng ating buhay pamayanan. Sa makatuwid, ang pagtalikod o hindi pagtupad sa mga tungkulin ay pagsalungat sa buhay pamayanan na may malaking epekto sa sarili at sa mga ugnayan. So ano-ano nga ba ang ating tungkulin sa bawat karapatan? Narito ang ilan sa mga tungkulin ng tao. Una, karapatan sa buhay. Tungkulin nating pangalagaan ang ating kalusugan at ang sarili laban sa panganib. Karapatan sa pribadong pagmamayari. Tungkulin natin na pangalagaan at palaguin ang ating mga ari-arian at gamitin ito sa tama. Karapatang magpakasal, suportahan at gabayan natin ang ating pamilya upang maging mabuting tao. Karapatang pumunta sa ibang lugar. Tungkulin natin na kilalanin ang limitasyon ng sarili nating kalayaan, pagsunod sa batas ng linipatang lugar. Panglima, karapatan sa pananampalataya. Karapatan natin na igalang ang reliyon at paraan ng pagsamba ng ilan. At panghuli, karapatang maghanap buhay. Tungkulin natin magpunyagi sa trabaho at magpakita ng kahusayan sa gawain. Nauunawaan mo ba ang mga tungkulin o pananagutan mo sa lipunan? Ito ay mga hamon para sa isang makabuluhang pamumuhay dito sa mundo. Sa pagtatapos ng araling ito, tandaan ang mga sumusunod. Una, kaakibat sa karapatan ng isang tao sa kanyang kapwa, na igalang ito at obligasyong niyang tuparin ang kanyang mga tungkulin. Pangalawa, mahalagang patuloy na tayahin ang sarili kung napaunlad mo ba ang mga kaaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng iyong mga tungkulin at paglilingkod sa lipunan. Ikaw, paano mo ba lilinangin ang mga karapatang pantao? Tandaan, may pananugutan o tungkulin ka sa lipunan na iyong ginagalawan at kinabibilangan. Sana'y mayroon kayong natutunan sa aralin natin ngayon. Yun lamang at maraming salamat.